Do you enjoy talking about sex? What does sex typically mean to you? It's all that matters! Oh my gosh, medyo nalilito na ako ah. Wala kang malito! Ako lang to! Guys, katuwaan lamang to, huwag natin masyadong seryosohin. Alright! Eto! Eto na! Na-miss nyo ba? Tagal din oh. Tama ba ako? Tama ba ako, boy? Ang bigat to. Celebrity din yun. Ah, ganun? May parusa ngayon. Oh, no! Hi guys! Welcome sa panibagong Celebrity Blind Date. Ang guest natin ngayon ay wala nang iba kung hindi si Nika Higashona. Isa siyang international celebrity model at kung mahilig ka sa streetwear, malamang nakita mo na siya before. Sino kaya ang mapipili niya sa aming lima? Kaya huwag niyong kalimutan mag-like, share at subscribe para mas marami pa tayong ma-upload ng video na ganito. And umpisa na natin ang blind date. Ang ating guest natin for today, wala nang iba kung hindi si JR. Nutella! Hindi mo bigyan! Makikita niya kaagad ako. Hello po, nandyan po ba sila? Yes. Haba, no? Yes na lang! Yes! Itong question na to para kay number one. Pupuha ka dito ha? All black ka pa, lilibing ka na. Bakit ka nag-participate sa blind date na to? Bakit nga ba? Tanungan niya, tropa! Gusto ko lang malaman. Kung bakit? Uy! Pagod niya. Makata! Kung bakit, no? GR. Saan ang mahalan eh? GR. Baka ito na kasi yung tamang panahon, no? Para umiibig ako ulit. Nasaktan ka ba dati o meron? Siyempre, nasaktan ako noon. So, ready ka na magmahal ulit? Ready na? Kaya ako nandito kasi... Ayun na. Number 2 na lang. Bakit ka nag-participate sa blind date na to? Kasi tulad ni number 1, nasaktan na rin ako. So, ito, bulag akong makikipagkilala ngayon sa'yo. Bigit mata! Para yun, malaman ko kung compatible ba tayo. Na-realize ko lang, parang unting-unting nagkatatotoo lahat ng mga bagay. Yung mga bagay-bagay na dating piruan na. So, number 3, bakit ka nag-participate sa blind date na to? Ano yung gusto mong malaman? Yung totoong sagot o yung hindi? Parehas, sige. Ah, parehas. Ang totoo kasi, content namin to. Tapos yung hindi totoo, wala. Hindi kasi ako nagsasabi ng mga hindi totoong bagay. Kasi gusto ko, totoo lang, tapat. Si number 4, bakit ka nag-participate sa blind date na to? Una, ilan ba yan? Ang dami naman. Gusto ko makakilala ng mga bagong tao. Gusto mo ng pangatlo? Sige, pangatlo. Sige, sasagutin ko mamaya! Ganda na strategy niya, ah. Ganda ng boss niyo, ma'am. Oo, tama ka na! Yung number 5, bakit kayo nag-participate sa blind date na to? Hindi, kasi this means so much to me. Oh! Wow! Dito kasi malalaman kung paano ako mabubuhay. Huh? Mula ngayon. Sabi ko kasi naman. Kapag na... Teka lang ha. Tapusin ko lang ha. Tapusin ko lang yung salita. Ang galing. Si Bugoy, tatlo eh. Ay. So, parang gusto kong mag-apat. Very totoo ha. Very honest. Actually, very honest. Next question, kay number 1. Ano yung favorite way mo to relax? Relax! Pagka gusto kong mawala yung stress ko, yung burnout ko sa isang bagay, pumapanig ako ng bundok. So ano yung nararamdaman mo pag nandun ka sa bundok? Peaceful. Pero pagka pauwi na ulit ako, pababa, unti-unti ko na din kinukuha yung mga problema. Kung hindi mo pa nang tatry yun, iwan mo ako dito. Ako yung ihuli mo, ang piniin. Medyo nalilito na ako ah. Wala kang malito! Ako lang to! Number 2. Ay, iba. 2, what's your favorite way to relax? Mag-drive po ng malayo siguro. Expressway ka lang. Pero di drive lang po. Basta hindi traffic ah. Blind date number 3, what's your favorite way to relax? Matulog. Tama! So kung maalis ka, iiwanan mo yung work. May stress ka rin. Stressful din yun. Tama. So, matulog ka muna. Mm-hmm. Number 4, what is your favorite way to relax? Yes, baby. Simple lang. Uwe. Uwe? Mag-uwan ng sapatos. Mag-uwan ng sapatos. Kukunin yung tuwalya, maliligo. Tapos mag-gym ako. Wow! Gym pala!
Tapos, alam mo yung stress reliever ko talaga? Mo? Family, friends. Number five. Yes, mommy. What is your favorite way to relax? I hop in my car. Ooh! Hop in your car? Ay. Yes, saan ba? Labas. Hop in one, diba? Tapos putawa ko. Larong golf, siguro mga 2 hours. Ooh! Ano, mag-aangkas na ako. Angkas lang yun. Iniwan ko naman. Kasi ang pupuntahan ko, iba na eh. Ano? Mag-gym. Oh! Tapos yun, Dota. Next question. Mag-start tayo sa number 5. Ayun! Iba! Puro na lang si number 1 eh. Baka may favoritism eh. Okay lang naman maging favorite mo. Do you enjoy talking about sex? Enjoy? Hindi ko alam kung I enjoy. I enjoy doing it. Ooh, okay. Pero I hindi ko talk about it. Number 4. Hindi, ako hindi. Kasi parang inappropriate na pag-usapan nyo unless ginagawa nyo. So kapag ka hindi ginagawa? Random lang ang awkward nun. Ako hindi ko siya hindi ko siya i-open na stop. Okay. Nice answer. Number 3. Pasabi po ng tanong, papakilala lang ako sa mga kasama ko dito. Do you enjoy talking about sex? Yes, I enjoy it. Especially kung yung pinag-uusapan ko yun, kasama yung taong mahal. Parang sobrang sacred niya kasi, na pag pinag-uusapan niyo siya, para siyang... Parang maiiyak pa to. Ayun na! Naiiyak ng tuloy. Ganun talaga, pre. Tumitigas, tumalambot. Yun nga, may sacred ano siya na pag pinag-usapan nyo, mas enjoy, mas na-enjoy. Oo, yun. Number 2. With friends, hindi ako masyadong open sa ganun. Okay. Tama sila, yung enjoy nga siya if dun sa sa partner mo. May feedback yun. May feedback, di ba? Kumbaga parang may feedback ha, so mas nag-enjoy kayo. Mas nag-enjoy kayo, mas tumatagal kayo. Tatagal kayo. Last but not the least, number 1. Do you enjoy talking about sex? Sa to lang, okay lang din talaga siya na pinag-uusapan. Para at least kahit paano, mas na-enjoy nyo. Hindi lang naman kasi basta sex yun eh. May love doon and may art doon. Anong ganda naman yun? Art! Wow! Mahilig ka ba sa art? Uy! Medyo, sa to lang. Creative ka ba? Uy! Creative lang! Oh my God! Hindi naman, konti lang yung pungay ko. Pero may nakikilig ako dito. So, mag-aalis na po si Ma'am JR. So, yung reason kung bakit siya yung tatanggalin ko is maganda lahat ng answers. Sobrang na-appreciate ko. Pero kasi may mga activities ako na hindi ko gustong gawin. Yun, mukhang kilala ko. And medyo seryoso siya eh. So, ako kasi relax lang talaga ako eh. Chill na chill lang talaga ako. Chill! Hindi ko chill rin naman siya, pero may mga activities talaga na hindi ko kaya gawin. Ang i-eliminate ko is blind date number 5. Ayaw niya mag-goal, bro. Parang ano na yata, panahon ko na yata para kung pwede sa plan. Ingat ka, tropa! Sige, sige. Uy, ano ba yan? Ay, sisi nyo, mahal ko to. Tol, ano yan, tol? Huling! Nang ako tinanggap, pahuling pa. Ah, di nyo yung data. Narumor! Dalasin ba? Kulang. Kulang mo! Dilamuta! Yeah! Okay na. Ito nga pala yung sinulog. Ito nga pala yung sinain mo, nasulog. Wala kang sasabihin. Uy, nagtabot na. Uy, tambo. Tambo. Beso-beso muna. Hindi mo rin ang sorry. Hindi mo, sorry. Round 2 na ha. Sige po. Itong question na to para kay number 2. What does sex typically mean to you? Uy, grabe naman yung katanong. Tignan mo lang dahil siya, man. Yung pinakatotong answer ha. Genuine dapat. Totoo, mama. Okay, totoo. Hindi siya basta-basta dapat. Okay. Kahit po lalaki ako, meaning ko na. Pero sa Black Office exclusive nyo lang malalaman. Umuting na lang ganyan. Umuting na lang ganyan. Oo nga eh. Sinabi mo ba? Isasabihin din na aming sa kanya. Hindi ko agad
binibigay. Para akong, wala eh, hindi ko rin alam siguro sa pag-raise ako. Wow. Wala si turo ni Judas yung dati. Grabe. Same question kay number 3. What does sex typically mean to you? For me, it means a lot. because I believe that our children is our future. Teach them well and lead them. Let them lead the way. Let them lead the way. Okay. Sa akin, totoo yun, it means a lot to me. Same question kay number 4. What does sex typically mean to you? Sex is just sex. Magbabari lang to kung sino yung ka-sex mo. Yan ang gusto ko sa'yo. Sex na tayo. Pwede siya sa tao. Number 1. What does sex typically mean to you? Uy, lalim din. It's all that matters. Oh my gosh. Hindi siya yun. Number 5 lang. Buti na lang. Buti na lang talaga! Sa'yo! Ang hirap kasi sagutin yan. Oh, bakit? Ano ba? Ano ba? Sige, game next. Kasi sobrang ano sa akin yan. Sagrado. Secret, oh, parang gano'n. Secret or sacred? Okay. Napakahirap kasi sagutin para sa akin. Bakit siya sagrado sa'yo? Yun lang. Sabi mo, importante kasi. Nagalito na yung kausap mo, Tol. Ang gulo nyo kasi. Tol, sabihin mo na lang yung sinabi mo sa akin na kapag hindi kayo nag... Ano nangyayari sa utak mo? Iniinit yung ulo na babaliw ka? Sex or chocolate? Sex. Yun! Tapos ang boxing! Next question, ito medyo ano to ha. Malaking factor to kaya pag-isipan niyo yung mga sagot niyo. Number 4, hello. Hello, hi. Number 4 ako. Naniniwala ka ba sa kasal? Ay, magkasakan mo. Sa pamilya akong binibigyan ang importansya ang kasal. Namulat ako na ang kasal ay importante sa lahat ng Chat GPT. Para sa akin importante nga ang kasal. Ito talaga yung tunay na sagot ko. Importante ang kasal kasi sagrado ang kasal. Gusto mo ba laman? Sigurad kasi ka. Sa akin, ang kasal kasi. Kaya mo yan. Ito lang ang tunay. Hindi, importante ang kasal kasi. Hindi. Kasi yung ingay! Ngayong bibigyan ka namin ulit, walang magsasalita. So ang kasal sa akin ay importante. Kasi pinalaki akong katoliko. Ang pagiging katoliko sa amin, kasi importante ang kasal. Kasi katoliko. Number 3, naniniwala ka ba sa kasal? Ako naniniwala ako dyan, medyo na-emotional. Uy! Naiiyak pa naman! Bakit natin ang boses na gumagalon? Oo, si sadness! Ang sarap kasi sa feeling. Sabi niya! Okay, so number 2, naniniwala ka ba sa kasal? Dapat! Okay. Muntik na akong makasal. Ayun! Uy! Okay. Ang natutunan ko doon, dahil hindi natuloy, ang importante yung taong makakasama mo, kasal man kayo o hindi. Kasi lahat ng ng event, birthdays, nagiging special lang yan dahil sa mga taong kasama. So kahit di kayo kasal, pwedeng magkaroon kayo ng environment na para kasal kayo, depende na yun sa inyong dalawa talaga. So, yan lang po. And I. So, importante siya. Importante. Grabe, ang lalim. Parang nakuha yung Uy! Ayun na. Tama lang, kunin mo talaga. Number 1 na po. Umayos na lang po. Okay, so, save the best for last. Ayun! Naniniwala ka ba sa kasal? Oo naman. Ulitin ko lang, importante yan. Kung bakit magpapakasalan yung tao kasi wala kang ibang pipiliin kundi siya lang. Araw-araw na. No?
Kahit anong mangyari. Naiiyak si Al. Naiiyak ako kasi. Kahit hindi mo na gusto yung nangyari, gusto pa rin. Wow. Pasok ang nagre-reklamo. Last question for this round. 3. Sarap o hirap? Thank you for that wonderful question. For me, sarap or hirap is both living in the same world. May experience mo siya habang nabubuhay ka. Sarap, after ng sarap, hirap. After ng hirap is sarap. So for me, kung papipiliin mo ako, dun ako sa sarap. Kasi syempre, hindi mahirap yon. Pero kapag galing ka sa sa hirap, dun mo mas ma-appreciate yung sarap. Kasama talaga. Kasama ka. Sa sarap. But excited daw pag may hirap. And that's thank you. Number 2, sarap o hirap? Hirap na lang kasi tulad ngayon, pinaghihirapan namin ipanalo yung puso. So, after nun, sarap. Nihirapan ka ba? Oo. Hindi naman. Nihirapan mo, no? Number 4, sarap o hirap? So, hindi. Doon ako lagi sa hirap. Bakit? Kailangan ng lahat ng bagay yung paghihirapan mo. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, sarap na pala yung tinatanggap mo. Wow! So, sarap ka pa din. Kasi, hirap ako lagi. Kasi, nag-away pa yung dalawang hirap. Kasi ginagawa mong hirap para sa sarap. Ang kulit! Ang kulit! Sino ba to, guard? Number 1. Sarap o hirap? Doon ako sa hirap. Bakit? Di ba lang ako na yung maghirap? Bali ko yung nasa sarap. Last round daw ba to? Ano? Last question. Ready ako maghirap para sa'yo, no? Wow. Bigay ko lang yung sarap na gusto. Uy! Ulit! Nung napakinggan ko lahat ng mga answer nyo, lahat naman okay. Question number 1, lahat okay. Question number 3, lahat okay din. So question number 2, medyo doon nag-iba-iba. Naniniwala ka ba sa kasal? Eliminate ko siya kasi nalabuan ako doon sa sagot niya. Malino ko man eh. Malabo! Malabo na kaya! Ulit, pero walang sense. Ayun! Eliminate ko si number 4. Diyan ka nagkamali. Hindi na tayo. Ay, putik! Ilala mo, pre. Okay. Ay, magaling mo umorma to eh. Yan ako to. Oh, yes, I do. Nice to meet you. Ano mong post? Sana uli. Sana uli. Posta. Uy! Hi ba? Bagay. Itong question na to para kay number 2. Ba't ang daming mustache? Paano mo masasabing match tayo? Sabi nga nila, pag nagkaroon kayo ng common ground, like hobbies or... Basta yun, mga familiarity sessions, doon pa lang natin masasabi talaga match. Pero sa ngayon, dahil hindi pa kita nakikita, and alam kong celebrity ka, in a way, yun yung common natin na match. Parang tulad namin, nasa social media din kami. Okay. Number 3, paano mo masasabing match tayo? Isa sa karakteristik ko kasi is pagiging curious. Curious ako kung ano yung mga hilig mo. Ganyan. Willing kang i-try yung mga hobbies ko and like yung mga... Absolutely. Ooh. Ang tanong, importante ba mag-match kung mahal mo ang partner mo tas hindi kayo match? Importante yun. For number 1, paano mo masasabing match tayo? Hindi ko masasabi na match tayo, no? Pero silang masasabi ko, ready akong tanggapin kung sino ka. Wow. Dito ko malalaman kung... Basta, importante to. Basta importante. Basta importante. Sumulo ka din eh. Hindi ko kaya tanggalin ko. Okay, sige. Favorite body part mo sa babae? Ilong. Hindi ko lang basta doon ako na-attract lagi sa ilong. Okay, number 2. Favorite body part mo sa girl? Mata. Eh, oh, wow. Okay. Minsan kahit na walang expression yung mukha, mababasa mo sa mata kung... Wow. Number 3, favorite body part mo sa babae? Mata din eh. Ito, yuk. Kailangan niyo ba naman? Chan. Bakit chan? Kasi nga dahil importante sa akin yung kasal, importante sa akin yung sex, importante sa akin yung baby. Siyempre, saan ba dinadala yung baby? Sa ilong. Sa chan. Chan. So, tama naman. So, gusto ko yung chan. Tama, sa stomach yun eh. Sa loob. Hindi, dun sa part. Stomach ang putik. Ah, di ba? Saan ba yun? Science ka ba?
Ayun! Pagyabang mo, Einstein! Mainit kasi. So yung tatanggalin ko, actually, lahat ng sagot nyo, sobrang meaningful at saka nagustuhan ko lahat. Kaya lang, naghahanap kasi ako ng wow factor. Uy, wow! Pag hindi ako na pa wow, parang ayoko na. Blind date love, but I'm sorry. Wow! Sakto ka sa akin. Ay, ito nung ano nung pasla eh! Yes! Kinari pasla eh! Sorry, sorry! Ba't mo naman kasi? Hindi, kasi ako magagawin. Pasla yun, pre! For number 3. Kasi favorite ko yung boses niya. Gusto mo malaki! Gusto mo yung wala! Gusto ko yung medyo, ano, yung medyo gumaganan yung boses. Bakit ikaw ang dapat piliin ko? Kasi bibigyan kita ng chance na ikaw yung pumili sa amin. Hindi ko ipagpipilitan yung sarili ko. Oy. Kasi kung ayaw mo naman sa akin, wala akong magagawa. Pero magpapakilala ako sa'yo. Bigyan mo ako ng time. Time will reveal. Tama naman. Tama naman yung sagot niya. Number one. Hi, number one. Okay ka pa? Yes naman. Okay. Bakit ikaw ang dapat piliin ko? Hindi pa man tayo, no? Pero sa lang mapapangako ko. Maliiyok. Sakali na ako yung pipiliin mo, sigurado ka sa akin na hanggang dulo magkasama tayo. Chami! Eto, sige. Last question na to, ha. Anong meron ka na masasabi mong factor para tumagal ka sa isang relasyon? One. Yeah. Siguro yung ano, pagiging maintindihin ko. Okay. Hanggang kaya kong intindihin yung isang bagay, yun yung ginagawa ko. Kahit na gano'ng kaguling sitwasyon, pinipilit ko na nandun pa rin ako, focus pa rin na kung bakit kita pinili. Wow. Last question to, okay, number 3. Anong meron ka na masasabi mong factor para tumagal ka sa isang relasyon? May papansinin lang ako sa sinabi mo kanina na yung tanong, hindi naman siya mahirap. Madali lang naman mag-stay sa long relationship. As long na tapat ka, tapos may tiwala ka sa partner mo, tapos committed ka sa relationship. Yes. So yun parang yun lang, tapos kahit may problema ka. Ah, seryoso ba yun? Yung problem is magiging challenge nyo. Uy! Na kung saan mag-grow ka. Yun lang, madali lang naman. Ang galing! Di matatanggal na. Yan na. Ayan. Kaya ako na nalo, no? Ito, bibigyan ko ng magandang explanation kung bakit siya yung tatanggalin ko. Siya yung tatanggalin ko kasi yung isa, parang yung sagot niya laging galing sa puso. Yung hindi niya na kailangan isipin pa. Why? Alam niya na agad yung sasabihin niya and lahat ng mga sinabi niya, like, yun yung gusto ko. Tapos, malambing yung boses. Ay! Malambing! Wait lang, pares malambing eh. Ang i-eliminate ko, I see. Number one. Ay! Oh! Hello! Hi! Mukhang niya na to, no? So, maganda rin yung sagot mo, kaya lang... Okay lang. Teka, hindi pa ako nakapagpakilala. Spaghetti! Sexy music. Ayos ba? Ayos. Matingin! Bakit mo napili? Actually, gusto ko talaga yung boses niya. Uy! Nung una pa lang, nung unang pagkarinig ko pa lang ng boses niya, parang... parang lambing. Ang lambing. Eh, ba't tinanong mo pa kami? Kasi di pa ako sure. Baka malambing lang yung boses, pero ano naman, pag ginausap, parang ano. Baliw pala, no? Baliw pala. Baliw pala. Puntaan na doon. Puntaan na doon. Ah, napili! Ng ating celebrity guest for today, wala na ibang husky ng Black Cookies, si Kit.
Bumis. Dahil dyan for... Long time no see ah. Oo, wala mo kayo. Nagkita na kayo? At ang napili ni Nika ay si Kit. Nadaan tayo sa boses, guys. Kayo, sa tingin nyo, sino dapat ang pinili ni Nika? And sino naman ang gusto nyo i-guest natin na celebrity next time? Again, para mangyari yan, huwag nyo kalimutan mag-like, share, at subscribe. At kita-kits tayo.